lalaking lalaki ang kanyang dating at itsura. Pero huwag ka, sapagkat lalaki din ang kanyang hanap. Nakatingin siya sa harap ng salamin at tinitingnan ang sarili sa bawat anggulo. Laging nandun ang kanyang mga ngiti habang nagpapakyut at pinapupungay-pungay ang kanyang mga mata. Siya si Reynard Sinaga, 34 anyos, may taas na 5'7 at slim ang pangangatawan. Isa siyang Indonesian national at mula sa mayaman at prominenteng pamilya. Ang kanyang ama ay isang banker at matagumpay na negosyante. Mga debotong katoliko ang kanyang mga magulang at may pagkakonserbatibo. Magsasampung taon na siyang naninirahan sa United Kingdom at nagustuhan na niya ang buhay doon. Malaya kasi siya na mai-express ang kanyang sarili at tunay na pagkatao. Lantad na kasi ang pagiging beki niya doon, samantalang sa sinilangang bansa ay hinuhusgahan ang mga tulad niya. Muli niyang sinipat-sipat ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon at nag-spray ng kanyang paboritong pabango. Lumabas na siya ng bahay at nilakad lang ang club na paborito niyang tambayan. Walking distance lang ito mula sa kanyang flat. Uminom siya ng konti at nakipagkwentuhan sa mga tao doon. Lumingali nga siya at nagtingin-tingin kung may mga bagong mukha. Ilang oras din siya naghintay ng bagong prospect hanggang sulumalim na ang gabi nang maispatan niya ang isang lalaki. Nakita niyang lumabas ito at nanigarilyo. Pasimple niyang sinundan ito at binati. Nakipagkwentuhan siya dito at napag-alaman niya sa lalaki na isa itong rugby player at 18 anyos. Ayon dito, napahiwalay siya sa kanyang mga kasama kaya nag-iintay lang siya doon sa labas baka makita niyang mga ito at para magpahangin na rin. Ito ang mga tipo ni Reynard, bata pa at matipuno, atleta din kasi. Hindi na siya nagsaya ng oras at agad na nagmagandang loob para maisama niya ang lalaki sa kanyang bahay. Sinabi niya dito na malapit lang doon ang kanyang flat. Malamig na kasi sa labas. Sa bahay niya ay pwede nilang tawagan ang kanyang mga kaibigan o kaya ay tumawag ng taxi kung gusto na niyang umuwi. Pumayag naman ang lalaki at sumama sa kanya. Nang makarating, naghanda si Reynard ang maiinom. Palihim niya itong nilagyan ng pampatulog at iniabot sa kanyang bisita at hindi na namalayan ng lalaki kung ano na ang sumunod na nangyari sa kanya. Nakadapa na siya ng magising at nakalilis na sa kanyang tuhod ang kanyang pantalon at boxer shorts habang si Reynard ay wala ng saplot at abala sa paggawa ng masama sa kanya. Gulat na gulat ang lalaki at biglang napatayo. Nagulat din si Reynard at nang magtama ang kanilang tingin, agad itong nagsisigaw. Saklolo, saklolo, magnanakaw. Natigilan ang lalaki at pagkatapos, dinakma ni Reynard ang kanyang braso, sabay kagat dito. Gumanti ang rugby player at binigyan siya ng matitinding suntok sa kanyang mukha. Hanggang sa narinig na ng kanyang mga kapitbahay ang kaguluhan at tumawag ang mga ito ng pulis. Dinampot nila ang atleta at itinakbo si Reynard sa ospital. Pero nagkaroon ng duda ang mga pulis sa kanya dahil sa kakaiba niyang ikinikilos. Maya't maya niyang itinatanong sa mga otoridad kung nasaan na ang kanyang cellphone. Pero nang hinga naman siya ng kanyang PIN, puro mali ang ibinibigay niyang numero. At nang sa wakas, tama na ang ibinigay niyang numero, agad niyang hinanggit sa pulis ang cellphone. Dahil sa ginawa niyang ito, naghinala sa kanya ang mga pulis. Nasisiguro nila na merong laman ang kanyang cellphone na ayaw niyang makita ng iba. Dahil dito, kinumpis kanila ang cellphone at nang kanilang tingnan ang nilalaman nito, nakita nila ang video kung saan pinagsasamantala ni Reynard ang 18 years old na rugby player. Nakita din nila ang mga sandamakmak na mga litrato na may ganong eksena pero sa iba't ibang lalaki na umabot sa 300,000 ang dami. Sa mga litrato ay makikitang tulog ang mga lalaki at malakas nung maharok habang pinagsasamantalahan ng mga ito ni Reynard nang paulit-ulit sa loob ng mahabang oras. May mga koleksyon din siya ng mga trophies mula sa mga biktima
bilang remembrance tulad ng kanilang mga cellphone at mga ID. Nilikom ng mga pulis ang mga nakuha nilang mga litrato at mga gamit ng mga biktima bilang ebidensya at nilocate ang bawat isa sa mga ito. Habang ang rugby player naman, matapos kuhanan ng pahayag, ay pinakawalan din dahil napatunayang isa lamang din siya sa mga biktima. Marami ang nadismaya at nanlumo sa kanilang natuklosan. Mabait na tao ang pagkakakilala nila kay Reynard na naging kaibigan lang nila dahil sa social media. Pero di nila akalain na naging biktima na pala sila nito nang di nila nalalaman. Marami rin ang galit na galit sa nangyari sa kanila at hindi nila gustong mabalita at mapahiya, lalo na at sila ay mga talagang tunay na lalaki. Takot sila na dahil dito ay masasabing sila ay beke na din at hindi nila gustong mag-undergo ng mga nakakaabalang court proceedings. Si Reynard ay nagsimulang mambiktima noong taong 2015. Ang mga lugar na madalas niyang tambayan ay mga nightclubs, mga cafes, pubs at mga restaurant. Ang kanyang modus ay makikipagkaibigan muna sa mga biktima, aayain sa kanyang bahay at aabutan ng mga ito ng mga maiinom na may nakahalong pampatulog. At pagkatapos nito, wala nang maaalala ang kanyang mga nabiktima sa kung ano na ang nangyari sa kanila kapag sila'y nagising. Tapos si Reynard ng kursong engineering sa Indonesia pero gusto niyang mag-aral pa uli kaya nagpunta siya ng United Kingdom. Doon ay nakapagtapos siya ng degree sa urban planning at isa pang degree sa sociology. Hindi pa niya natatapos ang kanyang thesis tungkol sa mga gay at bisexual nang siya'y masakote. Mabait si Reynard at palakaibigan. Maamo ang kanyang mukha at hindi mo pag-iisipan na magagawa nito ang mga inaakusa sa kanya. Lagi itong nakangiti at nakasuot ng makapal na salamin at napakabanayad kung magsalita. Mukha siyang bata sa kanyang edad at sa kanyang itsura ang uno mong maiisip kapag nakita siya ay naive ito. Pero hindi pala. Tunay ngang hindi basihan ang itsura sa kung ano ang isang tao. Kaya parati tayong mag-iingat. Ayon sa mga naging kaibigan ni Reynard, may mga naging karelasyon din ito, pero hindi nagtatagal. May naging boyfriend ito na nakipagkala sa kanya at nasaktan ito ng sobra at nagbanta na iinom ng bleach. Hindi alam ng kanyang mga magulang na isa siyang beki. Mahigpit niya itong inililihim sa kanyang pamilya. Kapag nga umuwi siya sa Indonesia, ay nagpapagupit siya ng maiksi at parating ninenerbiyos. Paano kasi gusto lagi ng kanyang ama na mag-asawa na siya at ipagkasundo sa babae? Minsan nga ay nakipagtrato na ang kanyang ama sa magulang ng isang babae na kababayan din niya na nag-aaral din sa London. Mayaman din ang pamilya ng babae at may mataas na estado sa lipunan. Pero siyempre, dahil hindi naman siya tunay na lalaki, ayaw niya yon at madami siyang idinadahilan. Ang mga tipo ni Reynard at talagang tinatarget ay yung talagang mga straight na lalaki. Matapos pagsamantalahan sa kanyang bahay ang mga biktima dahil wala silang maaalala, ang paniwala ng mga ito ay talagang mabait siya dahil pinayagan sila nitong makitulog sa kanyang bahay at isa siyang good Samaritan. Pero may iba na sinasabing iba ang pakiramdam nila matapos magising kinaumagahan. Parang may kung anong makirot sa isang parte ng kanilang katawan. May isa ding biktima ang nagsabing dalawang beses siyang nagising sa buong magdamag at nagsuka sa sobrang sama ng pakiramdam at nagulat kinaumagahan dahil wala na siyang saplot. May duda na siya sa kung ano ang nangyari sa kanya pero hindi na siya kumibo at umalis na lang. Wala ni isa sa mga biktima ang nag-report sa mga pulis hanggang sa dumating na ang oras na ang mga pulis na ang naghanap sa kanila para sila pagtatanungin. Pinaniniwalaang ang pampatulog na gamot na ginagamit ni Reynard ay yung tinatawag na GHB. Ang GHB ay pwedeng powder o liquid form. Wala itong amoy at walang lasa. Nagdudulot ito ng matinding kaligayahan at matinding excitement
sa katamtamang dami. Pero kapag napasobra ang lagay, pwedeng mawala ng malay ang iinom at ang pinakamalala, magiging sanhi ito ng kamatayan. Hindi malalaman ng mga biktima na pinagsamantalahan sila kapag nakainom sila ng gamot na ito. Pero may mga ilan-ngilan na nahuhulaan na ang nangyari sa kanila pero nahihiyang magreklamo sa mga pulis. Bagamat marami sa mga kaibigan ni Reynard ang naniniwala na mabuti siyang tao, ang kanyang flatmate ay may pag-aalinlangan sa kanya. Alam niyang meron itong masamang ginagawa, hindi nga lang niya ito maaktuhan. Ayon pa kay Andrew, hindi nito tunay na pangalan, mahirap kasama si Reynard sa bahay. Maingay ito pag nasa bathroom at ang tagal-tagal nito matapos sa banyo. Masyado siyang obses sa sarili, lagi itong nakatingin sa salamin at panay ang selfie. Pati ang buhok nito ay kung ilang oras niyang inaayos. Sinabi pa ni Andrew na hindi siya allowed pumasok sa kwarto ni Reynard, pero kung minsan, pumupuslit siya para manghiram ng spray net. At doon, madalas niyang nakikita ang isa pang latag sa sahig bukod sa double bed nito. Alam niya nagdadala ito ng lalaki sa bahay at hindi lang ipinaaalam sa kanya. Minsan nga ay may kumutok sa kanilang pinto at siya ang nagbukas. Wala noon si Reynard. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya na bata pa ang lalaki. Nasa mga 18 din ang edad. Tinanong nito kung nandoon si Reynard, pero sinabi niyang wala ito at umalis. Sinabi ng lalaki na doon daw siya nakatulog nung gabi. Gusto niyang itanong kay Reynard kung anong ginawa nito sa kanya. Kung ginalaw ba siya nito dahil iba ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Gulat na gulat siya sa kanyang nalaman, ayon pa kay Andrew. Nagpatuloy si Reynard sa paghahasik ng kasamaan sa mga kalalakihan. Hanggang isang araw noong taong 2017, hindi na sumang-ayon sa kanyang kapalaran at nasilat siya. Sandamakmak na ebidensya ang inilatag laban sa kanya. Kasabay nito ang patong-patong na kaso mula sa 159 na biktima. Pero hindi natinag si Reynard at nag-plead pa rin ng not guilty. Pinaniniwalaang hindi lang 159 na lalaki ang kanyang ginawa ng masama at ang tunay na bilang ng mga ito ay nasa 206. Pero dahil ayaw na ng iba na mabalita at gumulo ang buhay nila, 48 lang sa mga naging biktima ang naglakas loob na humarap sa korte at tumistigo. Sa paglilitis, sinabi ni Reynard na hindi niya pinilit ang mga lalaki. Pumayag sila sa kung anuman ang naganap sa loob ng kanyang kwarto. Walang ipinakitang pagsisisi si Reynard sa lahat ng ginawa. Lagi itong masaya at masigla sa harap ng korte. Pero sa bandang huli, noong taong 2020, napatunayan nagkasala siya at hinatulan ng life sentence na may posibilidad ng parole sa taong 2060, kung saan siya ay nasa 77 years old na.